Gagawa tayo ng puto binyan with a twist! Gagawin nating mas malinam na ang ating puto binyan dahil maglalagay tayo ng toppings na ube halaya at syempre gagawa tayo ng ube flavor. Ito ang list ng ating mga sangkap na gagawin natin ngayon. So, screenshot nyo lang para meron kayong kopya. So, ito yung ating rice flour. Para mas madali, hindi na tayo magigiling. So, rice flour na yung gagamitin natin. So, ang unang gagawin natin, napakasimple lang. Ilalagay lang natin lahat ng ating mga sangkap. So, ito yung ating baking powder. Ito naman, maglalagay tayo ng brown sugar. And para mas malinam na, maglalagay ako ng powdered milk. Ito ay optional. Tapos, maglalagay tayo ng ating tubig. And then, meron tayong konting oil. Maglalagay tayo ng konting vanilla essence. So, ito ay optional. Tapos, imimix natin yan. So, napakasimple, di ba? Imimix lang natin yan until wala na siyang lumps. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, ito yung ating molde. Supposed to be ito yung aking gagamitin kasi, alam mo, di ba, mas perfect siya. Kaso lang, ang laki niya, so hindi siya kasya sa aking steamer. So, ito na lang. So, ayan. Naglagay lang ako ng parchment paper. Pwede naman na banana leaves. So, eto, i-pour na natin siya. Ayan. Kung gusto nyo, pwedeng lianera yung lalagyan mo. Or, pwede yung mga puto molds. Para maliliit. Ayan. Ayan, ilagay ko na ang ating pan sa steam basket. At lalagyan na natin ito ng malinis na cloth. Takpan natin. Ayan. Tapos, isalang na natin. So, ayan. Dapat kumukulo na yung ating tubig bago natin ilagay ang ating steam basket. Ayan. So, hinahan natin. And then, lutuin natin siya for 10 to 15 minutes. Tapos, maglagay tayo ng toppings mamaya. After 10 minutes, kunin na muna natin at lagyan natin ng toppings. Ayan. So, unang gagawin natin, maglalagay tayo ng ating butter or margarine. Okay na yung margarine, oh. Ayan. Ayan. So, susunod nito, maglalagay tayo ng condensed milk. Pero, meron kasi akong ube halaya. So, maglalagay ako ng konting ube halaya. Wala lang. Gusto ko lang siya para... Alam mo yun, additional. Kung gusto nyo ibang toppings, pwede din. Yung maganda naman, may ube halaya. Ayan. Ayan. Yung iba nga, naglalagay ng ano, yung parang pizza toppings. So, nagiging savory yung ating puto. Diba? Hindi lang siya pang snacks or dessert. Pwede din siya. Dinner for lunch. Yan. Tapos niyan, maglalagay na tayo ng ating condensed milk. Ayan. Ayan. Okay. Enough. And then, maglalagay tayo ng ating salted egg. Asan na yung aking grater? Ayan. So, ganyan lang. Kailangan mo talaga ng grater para manipis lang yung ating ilalagay na salted egg. Ayan. Great, 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 great. And then, next ay cheese. Oops. Wait a minute. Ayan, ito na yung ating cheese. Ganyan din. I-grate din natin siya. Oops. Oops, oops. Ayan. Ayan. So, si-steam naman natin siya for another 3 minutes. Ayan. So, steam natin siya ulit for a few minutes. 3 minutes to be exact. And then, ayan. So, lalagyan lang natin siya nito.
Pagpasensyahan nyo na medyo bulol or medyo nalilito ako sa mga sinasabi ko dahil first time ko magsalita na gumagalaw-galaw. Ayan, eto na ang ating puto binyan with a twist. So palamigin lang muna natin ito. At dahil nanggigil ako, gusto kong gumawa ng ibang flavor ng puto binyan. Ngayon naman, gagawin natin na ube ang ating puto binyan. So, same procedure lang. Maglalagay tayo ng ating baking powder, brown sugar, at ang ating powdered milk. And then, ang ating tubig, cooking oil, tapos, maglalagay na tayo ng ating food color. Yan. At, syempre, ang ating ube flavor. Ayan. And then, i-mix na natin yan. So, i-mix natin yan ng mabuti until wala ng lumps. Ayan. Mix, 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 mix. Kung wala naman kayong makita ang rice flour, tapos gustong-gusto nyo na gumawa ng puto binyan, pwede all-purpose flour. Pwede na yun. Kasi baka wala sa lugar nyo yung rice flour. Actually, available na yung ating rice flour sa ibang like grocery or mga baking store. Meron din sa online. Pero kung gusto nyo talaga tapos wala kayong mahanap, pwede magpagiling. Ganun naman talaga yung sinauna or traditional way of making puto binyan. Ayan. Ibusan natin siya sa ating cake pan or pan na merong tawag nito, parchment paper. Pwede naman foil ang gamitin kung walang parchment paper or again, pwedeng banana leaves. So, inilagay ko na sa ating steam basket yung ating pan para hindi tayo mahirapan mamaya sa paglipat. Dire-diretso na kumbaga. Ito naman ay optional dahil meron pa akong ube halaya. Maglalagay tayo ng palaman. So, hindi ko siya ito toppings. Papalaman natin siya. So, ayan. Wala lang. Gusto ko lang maglagay. Pero kung syempre kung ayaw nyo. And, pwede no. Tawag nito. Pwede pwede yung coconut jam. Or pwede makapuno. Or pwede yema. Oh my God, may yema ako. Pero hindi ko siya lalagyan. Sa susunod na lang yun. Ayan. Tapos, ubusin ko na yung aking ube halaya. Dahil eto na lang ang natitira. Again, takpan natin ito ng malinis na tela. Ilagay natin yung ating takip. And then, steam na natin siya. Again, steam natin ito ng 10 to 15 minutes. And after 10 or 15 minutes, maglagay na tayo ng butter or margarine. Imbis na condensed milk yung ating ilalagay, yema spread yung ilalagay ko. So, gawin na natin siyang bongga. Yan. Yun nga lang, medyo pa yung ating galing pa siya sa ref. So, dapat nailabas ko siya kanina. Ngayon ko lang kasi naisip na maglagay tayo. Kasi diba ube, so yema ang partner niya. Yan. And then, mag-wait na tayo ng ating salted egg. At palagay tayo ng grated cheese. Kung gusto nyo buo yung salted egg nyo, pwede rin siguro. Tapos, steam na natin ito. Steam natin ito again for another 3 minutes. And again, huwag kalimutan na maglagay ng malinis na cloth. And then, tsaka natin ipatong ang ating takip. After 3 minutes, luto na ang ating ube puto binyan. Tapos, palamigin lang natin ito at pwede nang kainin. So, ayan, eto na ang ating puto binyan with a twist.
Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin ang ating puto binyan with a twist. So etong unahin natin, hindi naman ito yung classic kasi syempre meron siyang ubi halaya. So ayan. Oops! Ayan siya. Ayan, kita niyo ba? Ayan. So, ang bango niya. Malinamnam ang puto na ito. At yung tamis niya, hindi siya lang katamis. So, hindi ka pwedeng maumay. Medyo dumidikit-dikit siya sa aking bibig, kaya naano ako magsalita. Hindi siya ganun katamis, kaya bagay na lagyan mo siya ng toppings na matamis. For me, mas gusto ko na lagyan pa siya ng sugar. Well, sabi nga sa inyo, mahilig ako sa matatamis. So, yung half na cup ng sugar natin ay medyo kulang sa akin. So, siguro gagawin ko siyang, siguro mag-a-add ako ng 1/4 or 2 tablespoon. Tapos, gusto ko pa magdagay ng condensed milk. Kasi, hindi naman siya matabang. Andun yung tamis. Pero, feel ko lang talaga na mas gusto ko na, alam mo yun, mas matamis. Kaya sa mahilig sa mga puto na bigas, ang hirap lang masalita. May tumidikit siya sa akin, ano? Aking bibig. Kaya sa mahilig sa mga puto na bigas, subukan nyo to kasi ano siya, malinamnam, tapos hindi ganun katamis at malambot. At mas feel ko na maglagay pa ng powdered milk. Dagdagan pa yung powdered milk. Kasi parang mas nagiging malinamnam siya kapag may powdered milk. So next time na gagawa ako nito, and for sure gagawa ako ulit nito kasi nga masarap. At napakadali lang. Dadagdagan ko yung powdered milk at sugar. Sarap. Naubos ko yung isang slice. Hindi pa tayo nakakatikim nito. Now, next, yung ating ube na may yema spread. Ayan. Ang sarap. Mas malinamnam siya. Siguro dahil sa ating ube halaya. Sarap. Tapos yun, naglagay pa tayo ng yema spread. Mas nagugustuhan ko siya. Alam nyo, pag-research ko ng recipe ng traditional na puto binyan, nahirapan ako. Wala masyado. I mean, maraming mga video about documentary sa paggawa ng puto binyan. Pero hindi sila, syempre, hindi sila nagsasabi ng mga recipe talaga or exact na mga measurements ng recipe nila. Kasi mga documentary nakita ko, mga negosyo talaga sa binyan, syempre, sikreto yon. And then, meron naman din mga video sa gumagawa ng puto binyan, pero, alam mo yung ginagamit nila is, ano, all-purpose flour, which is hindi yung traditional or classic way of paggawa ng puto binyan. Tapos yung iba naman, gumagamit ng bigas talaga, pero yun nga, bigas pa, so syempre, gagrind mo pa yon. At yung gamit din ang pampaalsa, hindi yung baking powder. Ano talaga siya, yung ang tawag nila ay labadora or levadora. Kasi yung levadora sa English ay yeast. So, pero parang narinig ko labadora yung tawag nila. Yun yung parang, hindi parang, yun yung
bigas na papanisin para maging leavener or pampaalsa nung batter or nung puto. So yun, so syempre mahirap, eh alam mo yung gusto kong gumawa ng recipe na hindi tayo nahihirapan lahat. So ayun, ang ginamit ko ay rice flour, tapos yung ating pampaalsa ay yung ating baking powder. Tapos para alam mo yun, para malinam nam nga, naglagay tayo ng powdered milk. Tapos dagdag na itong mga ube halaya at yama spread. Pero yun nga, yung condensed milk naman, hindi ko alam kung traditional ba yun. Kasi napansin ko din dun sa mga documentary ay naglalagay talaga sila ng condensed milk sa as toppings at naglalagay din sila ng margarine. Tapos yun nga, ay naglalagay sila ng itlog maalat at cheese. At sa pag-research ko, napadpad ako sa festival ng Puto Binyan. As in, yung mga recipe ng mga Puto Binyan nila, yung parang traditional na recipe, naglagay sila ng ibang twist. Kaya nito, pero nakita ko doon yung parang, yun sila, naglagay sila ng parang pizza. Ginawa nila ng parang pizza, yung Puto Binyan. Tapos merong Puto Pao, parang ganun. Tapos may mga iba't ibang ano, para lang, alam mo yun, para mas ma-enhance yung flavor ng classic na Puto Binyan, which is naman din yung ginagawa ng ibang mga recipe, di ba? Yung traditional na recipe, ngayon na modern times na, mas pinapasarap, alam mo yun, mas may mga twist, para siguro tayo magsawa sa isang traditional na recipe. Pero yun nga, sa mahihilig sa mga, yung simple lang, classic lang, pwedeng eto. So tanggalin nyo lang siguro yung ating ubi halaya sa ayaw, and then, kung ayaw niyo din ng powdered milk, yun, tanggalin. Yun lang naman yung dinagdag natin sa parang classic. So, walang ubi halaya at walang powdered milk. Yun lang. Tapos, meron ka ng classic na Puto Binyan. Nag-enjoy talaga ako sa paggawa ng Puto Binyan dahil ang dali lang. Hindi ako pinagpawisan, di ba? Mix mo lang lahat ng ating mga sangkap, tapos steam mo, yun na yun. Pero kung ayaw nyo naman na ganito kalaki ang iyong puto, pero ilagay sa mga maliliit na puto molders or sa lianera. Pero ako, mas trip ko or gusto ko yung malaking bilog. Kasi ang ganda naman, di ba? Tapos kung gusto mo siyang iserve or ibenta, pwede mo siyang islice na parang pizza. Ganun lang. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mo ibenta ang classic na Puto Binyan ng 70 to 80 pesos. Ang ubi flavor naman ay pwedeng 90 to 100 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. Pero bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang mga cakes ni Miss Apple. At meron ding cake si Miss Annabelle. Eto naman ang mga putot kutsinta ni Miss Cheryl. Eto naman ang kanyang cakes and cupcakes. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta na kayo? Nakakapag-adjust na ba kayo sa sitwasyon natin? I really hope kayong lahat ay sagana at healthy. Diba yun naman yung importante kahit hindi masyadong marami ang pera, basta malusog. Kaya tandaan, dapat tayo ay malusog, malakas at masaya. Again, maraming salamat at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!